Si inisira raw ni Commissioner Wena Guanzon ang kredibilidad ng COMELEC. Iyan po ang sagot ni Commissioner Amy Ferolino sa mga buwelta sa kanya ni Guanzon. Hindi raw totoong dinidelay ang desisyon sa kaso ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Pero giti Guanzon, kung ganun pala, edi ilabas ng resolusyon para hindi sila naakusang nasusuhulan. There are forces of evil that are delaying the resolution of the disqualification case of Marcos Jr. Talagang pinipigilan niya. O ngayon, 20 days na, wala na siyang dahilan. Wala nang dahilan si Commissioner Ferolino para hindi ilabas yan. Ilabas mo na yan para hindi nila masabi na nasuhulan ka. Nasuhulan ka ba? Galit na iniisa-isa ni Guanzo ng mga dahilan kung bakit dapat daw ma-disqualify si Marcos Jr. sa hindi niya pagpa-file ng income tax returns at hindi pagbabayad ng multa. At nasa frontline balitang yan si Greg Gregorio. Punto ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon sa kanyang memorandum noong Biyernes, hindi makatwirang wala pa rin ponensya si Commissioner Amy Ferolino kahit 18 araw na niyang hawak ang 3 consolidated cases. Gitama ni Ferolino, January 10 nga na i-raffle ang kaso pero noong January 14 lang na submit for resolution ng mga petitioners. Ayon kay Guanzon, napagkasunduan ng First Division na isasubmit ni Ferolino ang ponensya sa January 17 pero hindi ito nangyari. Nagsabi raw si Ferolino na hindi niya ito magagawa dahil may mga abogado siyang nagka-COVID. Pinatotohanan naman ni Ferolino na hindi pa nga siya handang maglabas ng ponensya. Sa Twitter lang daw niya nalaman na sa 17 na pala ang petsa ng promulgation. Ang problema, magre-retiro na sa Miyerkules si Guanzon. Kaya tingin niya, pinatatagal ang paglalabas ng ponensya o desisyon para hindi mabilang ang kanyang boto. Itinanggi ni Ferolino na sadyang dinedelay ang resolusyon. Nire-review niya raw kasi itong mabuti bago maglabas ng ponensya. Dagdag pa ni Ferolino, hindi siya subordinate ni Guanzon. Pantay raw sila bilang mga komisyoner. At bilang pantay na miyembro ng COMELEC, itigil na daw ang pagkakondisyon sa isip ng taong bayan na mayroong delay kahit wala naman daw. Sabi pa ni Ferolino, wag na nitong idamay ang komisyon sa mga kontrobersya. Sinisira raw ni Guanzon ang kredibilidad ng COMELEC. Bago ang sagot ni Ferolino, nanindigan na si Guanzon ng tungkulin niya sa taong bayan. My duty is not to protect their reputation. My duty is to protect the people from disqualified candidates. Nag-iwan din siya ng hamon sa mga kapwa komisyoner. I call on all of them now, here in the Manila Cathedral. Let us all resign together. I will forfeit all my benefits. Retirement pension, sino ang tinatakot nyo? Kanina, isinapubliko na ni Guanzon ang kanyang separate opinion na nanindigang sa desisyon niyang i-disqualify si Bongbong. Disqualipikado sa akin si Bongbong Marcos. Mag-isip-isip kayo. Dapat malaman ng tao. Si Bongbong Marcos ay convicted of a crime involving moral turpitude. Hindi lamang isang beses siya hindi nagbayad. Apat na beses, 1982, 83, 84, 85. At nang siya'y makonbikte, convicted sa Regional Trial Court at Court of Appeals, hindi siya nagbayad ng multa. Hindi ba yan moral turpitude? Kung hindi nyo pa alam na, hindi pa niyo tinatanggap na moral turpitude yan, eh anong klaseng Pilipino kayo? Nauna nang sinabi ni Guanzon na tingin niya ay may nakikialam sa paglalabas ng desisyon. Imposible naman daw na mag-isa lang si Ferolino. Sasabihin daw niya kay COMELEC Chairman Sheriff Abbas kung sino sa tingin niya ang nasa likod nito. Matipid naman ang sagot ni Abbas sa issue. So, since it is inappropriate, siguro ibang forum na lang. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5.